easy, no, to see na talagang wala nang pag-asa, ganyan talaga lahat. Huwag ho ganun. I've been working with a team and people po who are advocating moral recovery sa ating pong mga kapulisan. And ako po ay nagpapatunay na marami pa rin mga pulis na tapat, na naglilingkod to serve and to protect, okay, our community and our nation. Well, hi there, Joash here, and again, nandito po tayo sa channel to where we talk about fitness, faith, and family. 3 days na lang bago magpasko, and alam po natin yung mga kaganapan ano, sa ating bansa. Kung kayo po ay nakikinig ng mga balita, mga pangyayari. Recently, there's this policeman who shot a mom and his son right in front of his daughter. At alam po natin no, na hindi dapat ganito. At nais ko lang bigay ng ilang mga thoughts regarding this, and you know, in this video, ang puso nito, no, gusto ko lang encourage tayong lahat na maniwala na ang Diyos pa rin natin ay in control, and that as His people, we can do something about this, and we are to be faithful in being what He calls us to be. To the family po, no, ako po ay talagang nakikiramay, deepest sympathies to all the relatives. Hindi po dapat ganito. Hindi po ganito kung paano yung nangyari. That's not how we treat our fellow God's image bearers. Tayo po ay image bearers ng Diyos at hindi po dapat ganito. This is exactly what God condemns. Even, alam mo natin, kahit hindi ka naniniwalang may Diyos, no? Alam mong mali ang pumatay. Alam mong mali ang mag-harm ng iyong kapwa. And again, my condolences po to all the family and relatives. Now, ito po yung gusto kong sabihin. For the rest of us who heard the story, who have seen the news, and maybe heard some comments about it, nice ko lang pong bigay ng payo to us who claims to be Christ followers and, you know, sons and daughters of God. How should we make, what should we make of this, and how should we respond, you know, as God's people, as His children? Number one, I believe that we are to keep honoring authority. Number one, honor authority. Hindi yung ibig sabihin na may isang pumalpak na authority figure, lahat na ho ng authority ay i-disrespect na natin, i-dishonor na natin, at i-stereotype po natin, no? May isang pulis na pumalpak, lahat talaga ng pulis, ganyan. Okay, at nakakatakot na yung attitude, maaaring ganun kasi, no? May isang pumalpak, baka marami pang ganyan, so nako, delikado tayo, patay tayo niyan. You can hear that in the news from the morning, from last night. And I hope na ingat po tayo sa ating puso, because there is rewards, there are blessings in store for people who honor authorities. And why do we honor authorities? Dahil po sila ay God established. We may not like the people who are in authorities, but we have been called to honor the position, to honor the title, to honor that office. Now, to those who are in authority na talagang magko-compromise at hindi i-represent ang ultimate authority, which is God, na tama, ay talagang masaserve kayo ng justice, no? Talagang dapat managot. Okay, they are to be accountable to the ultimate authority. And hindi ko natin sinasabi na mali, no? We are not diminishing or minimizing. Yung grabe naman, talaga namang grabe, no? Parang sobrang over na sobra yung pagpatay, no, dahil lang sa paputok. Pero pag of course meron pa lang alitan pa yun na mas malalim, but kahit na ano pa yun, no, hindi dapat tama yung, di ba, may kapangyarihan ka to serve and to protect, tapos ginamit mo to harm. Napakamali talaga yun, at ikokondin na yan, hindi yan po protectionan. What I'm saying is, tayo ho ngayon, okay, how do we move on from this, how do we react? Ito pong pangyayari na to, we are to keep honoring. We are to keep our hearts, you know, respecting the positions. And alam niyo, it's easy, no, to see na talagang wala nang pag-asa, ganyan talaga lahat. Huwag ho ganun. I've been working with a team and people po who are advocating moral recovery sa ating pong mga kapulisan. And ako po ay nagpapatunay na marami pa rin mga pulis na tapat, na naglilingkod to serve and to protect, okay, our community and our nation. Hindi lahat ng police,
okay, dapat ikondena natin. Marami pa rin pong nandiyan at marami pong binabago ang Panginoon, ano? Na alam mo, lahat naman tayo may problema, pero pag binago tayo ng Panginoon, mas nakita natin yung ating trabaho in light of our relationship with God. So number one, honor authority. Huwag ho nating i-stereotype ang lahat dahil lang sa kapalpakan ng ilang authority figure. Pangalawa, we are to continue to do what is good, what is right. Okay, the Bible encourages us as believers to let your light shine. Okay, that they will see your good works and that they would glorify your Father in heaven. Jesus calls us to let our light shine. Paano ba natin ipakita yung ilaw? Okay, when we do what is right, when we serve, when we bless, when we show generosity, when we show kindness, okay, especially to the people in authority. At sa isa't isa. Of course, no, hindi lang sa mga authority figure, most especially to the authority figure because God placed them there. Pero that, sa isa-isa rin po, no, dahil tayo po bilang mga nilikha ng Diyos, ay dapat ipakita natin yung ating pag-respect sa isa't isa. And we call out sin for what it is. Okay? But we are to also be humble of our own personal sin and personal struggles. Okay? So, we call sin for what it is, and yet, ingat din po tayo sa puso natin kasi how much we condemn others, hindi po yung measure ng judgment na tatanggapin natin. Okay? Ika nga, no, sabi doon, let him who have no sin be the first one to cast the stone. Diba? So, ingat ho tayo, no, the way we call sin for what it is. Okay? And do it not in a sinful manner. And yun po yung pangatlo ko, no, not just to honor authorities, not just to continue to do good, okay, to continue to let our light shine. Pangatlo is to speak evil of no one. Ingat po tayo sa ating pananalita. Speak no evil of no one. Okay, the Bible calls us to continue to submit to rulers and authorities. Sabi po yun sa Titus chapter 3. And of course, we will not be silent about the evil around us. We will call sin for what it is. Okay, yung mga corruption. You know, we will call them out. We will hold them accountable. But we are to be careful to do this not in a way that is evil. Call evil for what it is, not in an evil manner. Ingat po tayo dyan, okay? We are to call sin for what it is, and yet, in a godly and respectful manner. Dahil lahat po tayo ay walang exempted, lahat po tayo ay makasalanan. Now, okay, maaaring sabihin mo, hindi naman ako mamamatay tao. Hindi naman ako, alam mo yung rapist, hindi naman ako criminal. Eh, kung ganun po tayo mag-isip, wala na hong Pasko. And I want to connect this to the very reason why we should celebrate Christmas. Okay, ito pong panahon na to, ito pong pag-aalaala kung kailan dumating ang ating Panginoon. The first advent of our Messiah, for our Lord and Savior Jesus Christ. He came here into our broken, fallen, dark world to give us hope, to give us mercy, to show us His grace, and reconcile us to God and to one another. Kaya po may Pasko, dahil lahat po tayo may problema sa puso. The heart of the problem is the problem of the heart. And that's why Christ came here, okay, not to make bad people good, but to make the dead people come to life. Lahat po tayo patay, we're all dead in our sins. Okay? Kahit anong pilitin natin gumawa ng mabuti, hindi talaga natin kayang gawin yan sa tamang puso. Maring mabuti ka, maring mabait ka, pero are you able to do it in a motivation na tama, na necessary? And I believe all of us will fail in that standard. Now, Christmas is the good news that God became man in Jesus, that in His perfect life, in His substitutionary death on the cross, and on His resurrected life, namatay ho siya, nabuhay muli. You know, by faith, when we turn from our own sins and our own disrespect, hate, and our own bitterness, everything the Bible calls in, when we surrender that to the Lord, and when we humble ourselves, receive His grace, His forgiveness, sa lahat ng kasalanan natin sa puso, sa isipan, at sa gawa, doon ho tayo mababago. At hindi ko sinasabi maging perfecto po tayo, no? Na pag naging Kristiyano ka, lahat, di ba? Ikaw na talaga. Hindi ho ganun. Lahat pa rin ng tunay na humble sa Panginoon at nagpapasakop sa Kanya. Kaya nga po may tinatawag na church, merong brotherhood of believers that helps us, you know, be accountable of one another. You cannot live
by faith in Christ on your own. You need someone to help you, someone to hold you accountable in your commitment to the Lord. And it's possible all by His grace. So what am I telling here? What, ano pong gusto kong ipunto dito? We celebrate Christmas because God has come to give us hope. In all this chaos, in all this mess, lahat ho ng sadness na to, He came here to make the sad things, you know, restored, to heal it. Our brokenness, lahat ho to ay nais pagalingin ng Panginoon. And again, we don't say that yung ginawa ho nung lalaki ay tama or minimize, hindi ho natin yung tama. Hindi rin sinasabi natin yung ginawa nung matanda na pag-disrespect ay tama. Parehas pong may mali. At sa lahat ng sitwasyon na to, sinasabi ko again, number one, honor authorities. There is blessing in honoring authority from your heart. Pangalawa, continue to do what is good, what is right. Okay, bless. I-bless nyo yung mga frontliners natin, yung mga police, no? Iba rin yung stress niyan. Ingat din mo tayo, di mo natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa, no? So, do good. Pangatlo, speak no evil of no one. Okay? Speak no evil. Honor authorities, do good to all men, and speak no evil. Ingat po tayo, the way we call out sin, the way we, you know, hold other people accountable, especially the authority. And again, the good news of Christmas is this, that in all this mess, in all this chaos, there is hope. People can change. People can still be transformed by the grace of the Lord. And ang prayer ko po, no, dun sa nang biktima, dun ho sa pumatay, na makakilala po kayo sa Panginoon, na talagang in this time, talagang inahumble na kayo ng Panginoon, makita niyo ho yung mga katotohanan na nais ng Panginoon na makita ninyo, at talagang tunay na tanggapin niyo siya bilang personal ninyong Panginoon at tagapagligtas. Isuko niyo yung buhay niyo sa Kanya. Of course, justice will be served. We don't know how the authorities will handle this, but I'm praying and I'm believing that justice will be served. And even if, sir, you live there for the rest of your lives, I pray na matagpuan niyo po ang tunay na kalayaan na sa ating Panginoon lang matatagpuan. At sa lahat ho naman ng kamag-anak at lahat ng nabiktima, talaga pong ang puso ko po ay going for you. Hindi ho dapat nangyari ito. Hindi ho dapat ganito. Panalangin ko, bigyan kayo ng Panginoon ng kapayapaan at maranasan niyo ang yakap ng comfort ng ating Panginoon, even sa mga tao po na ipapadala niya sa inyo sa mga panahon na ito. Again, this is Joash, and I hope and I pray that you got something out of this. If you want to support this vlog, just subscribe, and I'll see you on the next video. God bless you, and Merry Christmas, everyone.